siya. Pero ito na game number one, best of 3 series, Geek Fam Malaysia dito sa ating red side, blue side naman ng Onyx Indonesia, Sanjago para sa blue side, para sa YSS. Rasisina naman sa kanyang Atlas, Santa Image for the Esmeralda, Drian sa kanyang Cyclops at Sasa sa kanyang Angela. So on to the red side for Geek Fam Malaysia, Lord Arts para sa Marsha Rampel for the X-Borg, Zorn naman for Baksha, Sun Mold for the Kari, and also Zora Becky para sa Louie. Hirap basahin ang mga pangalan nila. Mukhang nagkakaambahan or nagkakakitaan na agad yung dalawang teams natin. Pero kuha na lang daw ng Little Wanderer. Pero Onyx Indonesia mukhang gustong mang-intay. Mirror lang yan, mirror lang. Yung dalawang teams natin. Lamang kasi sila dun sa top lane eh. And Matic yun din yung kailangan nilang puntahan. Kasi nakuha na nila yung Little Wanderer eh. So, 'di ba? Pero tingnan natin kung may makakakuha nga ba dito yung tropa ng Oni kasi medyo natagalan sila, mga kaibigan. Pero oops, mababa-vacuum nga ba yung isa sa Running Out of Lives? Sina dito na pabalik pa in the first blood para dito sa Geek Fam and si Drian, mukhang babaliktad na ang tropa kasi yung tropa ng Geek Fam ay namumulado na. Speaking of namumulado, eh talaga namang anti-mage nang galing pa sa backlanes para patayin lang si Lord Arts. Sa mga hampa ni Sasa, talaga namang wala ka ng takot for this Oni Indonesia. 2-4-1 trade ang nangyari or 3-4-1 trade ang nangyari. Nako, kapag kaganito nga na kay Zans, ang kills mabilis makakapagpa-itema yung kanilang marksman. Pero pansinin natin yung middle lane, yung 1-3-1 rotation nga yung ginawa ng Geek Fam, eh, no? Kumbaga ganitong lineup or sa ganitong set or sa ganitong crucial situation, not totally crucial, yung ganitong situation lang, kailangan mag-ingat ng Geek Fam doon sa pag-invade nila kasi madedelay yung kanilang marksman. Natagalan nga silang kuhanin yun eh. Natagalan and naging a turnaround kill pa yun for them. Yes, nakakuha sila ng first blood. Pero ang sagot ng Onyx Indonesia is getting the three players of the Geek Fam. Pero magiging problema dito si paring Sasay na apat na. And speaking of apat, si Ozoma, pangalan ito, basta si Louie, eh, bababa na rin dito. Alis na nga lang din. Actually, it's a sandwich play na pwedeng patayin. Pero hindi nila gino. Kumbaga nag-engage na agad to team fight si Louie pero medyo nagdalawang nag-alangan sa mga bagay-bagay dito and Sasa buhay pa rin naman. Pero medyo mahirapan silang patayin niya. Depende na lang kung mababa-vacuum. Speaking of na vacuum na nga mga kaibigan, Sasa will go down. Rasisina makakakuha nga pa and the Fatal connected sa dalawa and nabigyan pa ng Rubik's Cube yung isa. Nakapatay pa nga si YSS doon habang wala siya doon sa bottom lane. Isipin mo na sa top lane siya pero yung ultimate niya, yun yung nagbigay ng buhay for the Onyx Indonesia na makakuha pa ng isang kill doon sa bottom lane. So, ito yung sinasabi natin, Kuya Arv, kapag ka nag-connect ang Louie, tapos yung rather pala yung Louie nasa, natin nasa kabila. Pero si Rasisina, yung set niya na yun, yung naging way para makuha yung kills ng Onyx doon. Ako po, ito na naman ang laban. Uy, Last Insanity, pinutok na. Para nga naman, hindi na maabutan pa. Pero red buff dito, mukhang kukuwanin ng Geek Fam. Mukhang napapatay na ang isa sa mga tropa nila. And ready pa si Rasisina na kuwanin si Kari sa pagkakataong ito. Samantalang Louie, tago lang naman. Napakalaking tulong ng vision ng YSS dito. Yung ultimate niya. And napapansin mo, yung mga bagay-bagay na ginagawa dito ng isang Sanjago, tuloy-tuloy yung pera niya. Wala siyang bounty. Hindi siya naka-bounty hunter. Pero naka-killing spree siya. So malaking tulong pa rin yun. And if ever na may mapapatay siya, movement speed yun for 5 seconds. And may ilang percent for the lifesteal. So babalik at babalik yung buhay dito ni Rani Sanjago if ever nalalaban. Pero teka lang. Ang isang carry mabibigyan natin. Tignan natin kung tatamaan. Hindi na nga lang din. Pero merong ultimate ang isang Atlas dito. Pero bottom link, Sasa, mukhang nangangayaw na dun sa dalawa. Lords, ay, si Baksha pala yung nakakuha. Pero si Anti-Mint nabagsakan pa nga rin dito. Naku po yung carry. Hinahabol na tatlong players dito. Tignan natin kung mamapatay. Pero Last Insanity, kanyang naibigay. Nakakuha pa ng isa si Rampel dito. Pero kailangan niyang umalis kasi nandito na yung Esmeralda sa mid lane. Kailangan niyang magpakitang gilas ng dito. Umalis-alis sa mga bagay-bagay kasi yung pressure ng Onyx Indonesia nandun na sa Geek Fam. Tapos mapapansin natin, hawak na talaga ng Onyx Indonesia yung middle lane as well as doon sa may bottom lane. Once na kapag ka nag-clash or nag-start na yung Onyx Indo, hindi pa rin talaga kayang pumalag ng Geek Fam Malaysia. Do kayang sabayan yung rotation, but the problem here is the damage coming from Sanj din na andun na. Kumbaga, masasabi natin for the early game, for the 5 minutes game time, kaya
damage na coming from Onyx is do. So ngayon okay. itong sa ganitong situation, kailangan pa talagang mag item na nung kanilang ano carry or nung damage dealer nila. Though, maganda rin naman yung nagiging setup ni kaso hindi pa rin nagiging enough. Okay. Tama ka dyan. Pero Senjago, dito yung kumukuha na naman another objective pero hindi napapansin ng Geek Fam yun. Ultimatum para sa kanya pero Turtle has been slain pa rin naman. Item check nga tayo kay San kasi 6-0 na yan eh. BOD na. 5k, 1k per minute siya dito, sir. Talaga namang bayad na bayad yung ginagawa dito ng Onyx Indonesia. Sila'y natalo dito, ha, nung umpisa ng laro. Ay, nagbabracketing pa sila. Pero, up, nakakuha na naman. And yung carry, medyo nahihirapan. Meron pa ngang isa. Hindi pa rin tapos ang laban dito. Anti-mage, nakapasok na sa loob ng base militar ng tropa ng Geek Fam. Pero, mabubuhay pa rin naman. Santiago, baba ka. Parang nga naman sa kanya, makulit kang bola ka. Talong ka ng talon. Uy, tumitipi pa nga. Gumagalon pa, sabi dito. Ng Onyx Indonesia, pero mas kukuha na nila yung objective. And for the carry, tingnan mo naman ang score, 2-3-1. Hindi talaga nahihirapan na knowing nga gaya na sinabi ni Kuya Erd natin kanina, kuha na lahat ng Onyx yung buff o yung mga jungle item ng Onyx ng Geek Fam Malaysia. So sa ganitong situation, hirap na talagang sumagot or hirap na talaga sumagot or papaano pa yung pwedeng possible na gawin ng Geek Fam knowing din kasi ang pwedeng maging setter na nito or yung pinaka-crowd control ni Sophia. Kasi si Zina, connect na naman yung Fatal Links dito sa mid lane, mga kaibigan, legendary for Santiago, talaga namang bayad na bayad siya dito, 904 na ang kanyang score, may anti-mage pang kasama if ever, and si Drian, nagiging effective yung Cyclops na ngayon, ha? Sobrang effective talaga, and nahihirapan yung Geek Fam Malaysia, para nga naman ba makakaangat pa, or paano nga ba makakakuha na naman ng isang objective, kasi kung mapapansin mo, isa lang yung nakuha nila. And after nun, wala na. Pero anti-mage dito, laban kay Lord Arts, medyo makunat nga naman ang bahagya. Pero Razzina, 2, the backup, Angela, papasok pa rin. Maglalabstringan ka ba dyan, Lord Arts? Pigyan natin yan. And ayun, nag-connect. Pero nagdalawa yung kanyang buhay dito. And Ozora, ano ba yan? Basta Luyi, nakakuha na. Napatay na si Santiago dun sa top lane. So, 1-0 ang nangyari. Pero iniisip ko kanina, Procurero, which is the ano yung possible na gawin ng Geek Fam dito? Kasi ang hirap tapatan kasi ng isang Atlas. Kumbaga, si Atlas kasi ng Onyx Indo. Naglakad si Lord Arts, ako mapapatay. Nagkaroon ng post break. Oo, medyo nagdire-diretso si ano doon, nagdire-diretso yung Masha doon. And nakita mo naman yung ano, yung respeto ng Onyx Indonesia. Kaya nilang patayin, pero umalis na lang si Razzina and si Sasa kasi alam niya na na-disconnect yung kaibigan nila dito. So, malupet, maganda yung pinakita dito ng respeto ng Onyx Indonesia dun sa Geek Fam. Alam nilang naglag eh. So, imbis na patayin, imbis na kuhanin yung advantage na yon, sabi nila, teka, I want to battle, parang gusto ko maglaro ng ano, ng fair yung laban and parang hindi ko gustong kuhanin yung advantage na yon dahil lag kayo. Gusto namin malaro ng malinis. Yo. Yes. Tinga gaya na sinasara ko kanina, Kuya. Parang, for me, kanina ko pa in-analyze, paano kaya yung pwedeng possible na gawin ng Geek Fam? Kasi nga, wala silang parang pinaka-crowd control compared dito sa Onyx Indo na doon ang Atlas. Kasi nakapag-set si Atlas, nandun din si Anti-Mage agad. Kumbaga yung backup at pagiging agen ng Onyx Indo, napu-pull off nila na maayos. So dito for the Geek Fam Malaysia, parang nakikita ko lang, inaantay ko yung Soraveki. Kasi siya lang yung pwede may possible na AOE na pwedeng humigop doon. Kasi if ever kasi natatapat si Waksha doon, ang hirap din for Mon. Sasaglitin lang din kasi siya ng either Gian or Nizans. So parang for me, nahihirapan ako kung paano yung gagawin ng Geek Fam sa ganitong situation. Ang gagawin nila sa ganitong sitwasyon, tingin ko, mag-antay ng mga bagay-bagay, mag-antay ng tamang panahon, hindi ito yung tamang pagkakataon para sa Geek Fam na pumasok and mag-engage sa teamfight kasi lugi sila eh. Nakita mo naman si Sans in kanina 5 minuto pa lang pero 5k na yung pera niya, first item niya will be the BOD or Blade of Despair. And ang hirap for the team Geek Fam na maka-abante kahit na meron silang Louis and the Baksha. Yung Baksha maganda. Maganda talaga yung Baksha. Kaso nagiging problema, iba yung dating nung merong kayong crowd control, yung may AOE kayo, and halos lahat kayo merong AOE.
ultimate ni YSS, merong ultimate ni ano, Fatal Links pa, tapos merong pang ano, merong pang skill dito ni Anti-Mage, di ba? So, mahirap nga naman. And kung sakasakali, uy, nag-chat, di natin mabasa. Kung sakali mang mahihirapan sila at mapapatay, eh, nandun si Angela to support one of their teams, di ba? So, hindi sila kabado, pansinin mo, wala na siyang buhay, pero okay lang sa kanya. Kasi alam niya, may Angela siya. Kampante, gano'n na kakampante or ano yung Onyx Indo na kahit pumalag kayo sa class. Hindi siya kampante, tiwala siya sa ka-team niya. Tiwala siya sa mga ka-team niya. Na hindi siya papabayaan every single time. Pero Rassi Sina dito nakakuha na naman ng dalawa. Pero Purify naman para sa kanila, Anti-Mage. Pasok lang naman doon. Mukhang yung dalawang players na makakaalis nga ba dito. Sa nagbabadyang pang-anib, yes, nakaalis yung isa. Walang na nakuhang casualties dito ang Onyx Indonesia. Pero nakakuha naman ata sila. Yes, makakuha nga sila ng second inhibitor card dito. For the 8 minutes game time, 13-5. Ang ating score, nako, top lane natin, makapansin natin. Gusto mag-segue ng isang mate. The problem here is that kapag ka ginagawa nyo yun, nakukulangan naman na sa parang kunat yung geek fam. Masyado kasing malalim na yung ano, malalim na yung pagka-DN ng Onyx Indonesia dun sa top lane. And speaking of DN, eto na nga, kita mo yung hiwa. Chinap-chap, kala mo Protein Jalang and Lord Arts talaga namang tatakbong mayaman dito. Medyo mahihirapan kung saan ka pupunta. Pero tingnan natin dito, Anti-Mage, nagbigay pa ng damage doon. Patay agad, 15-5 ang ating score, 9k gold lead for the team Onyx Indonesia. Talaga namang pasakit ang kanilang binibigay. Matalo nyo man kami nung unang laban, eh sisiguro na, siguraduhin namin this playoffs kami ang maghahari. Sabi ng Onyx Indonesia dito. Ganit ng situation na pwede na nilang i-abate. Tinan natin si Sanzo ang tapang ng loob. Pumasok. Kasi alam niya may Angela eh. Nandun yung Angela eh. Last Insanity na ibigay na nga rin dito. Rassi, mukhang mabibigyan. Tingnan natin, nakakuha pa nga ng another objective. Pero Anti-Mage will go down nga ba? Hindi, Rassi Sinan lang ang dadapa sa pagkakataong ito. Samantalang Sasa, buhay pa rin naman. Medyo wala na silang minions dito sa bottom lane and sa mid lane, top lane na lang yung natitira. Pero Drian, mukhang mababangga na nagbabadyang ano, nagrarakas ang gulong dito sa mid lane. So, kailangan disengage muna sila tapos antayin yung Sanctuary Lord if ever it's a fake Lord or kuhanin nila yung Lord, then makakakuha na naman sila ng another objective or matapos yung game number 1. Ganun lang yun. So, speaking of Lord, buhay na yung ating first Sanctuary Lord and pwedeng kuhanin na to ng Onyx Indo. Akin pero, 9k. Tiga mo si YSS, 9k na yung pera, diba? So, medyo malaki na yung pera niya dito in the Esmeralda. Okay na din. Tapos Cyclops din, talagang di papahuli. Halos lahat sila may item. Hirap na rin eh. Hirap talaga for Geekfam Malaysia. Ang hirap na rin para sa Geekfam na i-contest yung Lord natin. Pwede na nila ito dire-diretso kung sakasakali. Pero ang ginagawa ng Geekfam, sige, kuha muna ako ng objectives dito sa may top lane. Pero naku, si Anti-Mage na andyan na nakaabangan, tanong. Okay, napatay pa ni Anti-Mage si Masha natin doon and pwede na idiretso ng Onyx Indo itong middle lane kung sakasakali knowing na buhay kasi silang lahat. Tama ka naman dyan. Last Insanity para makawala. So wala nang ultimatum dito. Wala nang ultimatum dito. Ang isang Xborg pwedeng-pwede nang sumet up at pwedeng-pwede nang patulan ng tropa ng Onyx Indonesia dahil lamang rin naman sila eh. Nandito yung Sanctuary Lord. First Sanctuary Lord pa lang yan pero medyo nahihirapan na sila and sa backlines pa manggagaling dito yung Esmeralda. Nakita niyo yung dalawa dito mukhang mabibigyan pa and di na nakataka si paring Louie natin. At Fatal Links na connect pa. Rampel mukhang siya na lang yung natitirang player dito. Hinahampas ng Sanctuary Lord yung Torre. And for this, ay, hindi pa. Mukhang nagkaroon pa ng pag-asa ang tropa ng Geekfam, mamaling siya. Pero this game number 1 ay mapupunta sa Onyx Indonesia.